Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na sa Sangkay Lawns. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga Sangkay? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at then na Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta mga Sangkay? So ngayong araw na ito, gagawa ko ng reaction video. Patungkol ito sa ano, sa kay Rich Vlog, no? Medyo nababatikos ito siya sa ngayon. Kung matatandaan ninyo, nung nakaraang araw, siya yung naging content ko. Yung content niya na patungkol kay Rachel, no, na na-scam daw siya ng isang fake na Rachel Morales. May nag-PM daw sa kanya, nakausap niya sa Facebook, Messenger, na nag-order ng malaking halaga na mga product niya, yung fake na Rachel, no. And sa lahat ng mga pagbabash sa kanya, yung nababasa ko doon sa comments, no. Maraming nagsasabi na para-paraan daw si ano, si Rich, na para ma-vlog si ano, si Rachel. Siguro yung mga netizens, hindi natin masisisi kasi sa history ni Rich, no, nagkaroon sila ng hindi magandang pagsasama, or nagkaroon sila ng hidwaan ni Erwin, official, TV official, dahil nga sa subject, dahil sa mga tinutulungan nila. So parang sabi nila, mga agaw daw si ano, manunulot si Rich. Ito yung sinasabi ng mga netizens. And bilib ako dito sa mga netizens na ito, no, kasi napansin nila, napuna nila yung pag-offer ni Rich sa kay Rachel na maging model, no, na maging model ng kanyang mga accessories, ng kanyang mga damit, no. Ito yung napansin din ng mga ano, ng mga netizens, kasi once na makuha nga naman niya si Rachel, no, na ano, na model, wala nang kawala si Rachel. Para-paraan daw talaga, sabi ng mga netizens, para-paraan. So kung umoo, hindi natin alam kung umoo, kung pumayag si ano, si Rachel dito, no, na maging model siya ni Rich sa kanyang mga product, no, sa kanyang accessories, mga damit. Kasi once nga naman na ano, hawak na niya si Rachel. So anytime, pwede niyang ma-vlog si Rachel, and alam naman natin na kikita din siya, kasi ano, maraming ano, followers ito si Rachel. So yun yung mga netizens, no, umalma dito. Hindi lang netizens ang nakapansin dito, kundi mayroon din dyan na mga reactors na nakapansin, no, sa kay Rich. So dyan sa ano, sa ano natin, no, sa thumbnail natin, makikita natin na nagkaroon ng apat na vlog ito si ano, apat na upload ito si Rich sa kanyang channel, no, patungkol kay Rachel, which is ipinagbabawal kasi talaga, no, ipinagbabawal na mag-content, na mag patungkol dito kay Naruel at saka kay Rachel, no, kasi medyo nagkakaroon talaga ng kaguluhan pagdating sa ganyan. So ang policy kasi, vlog mo, upload mo, no, yun yung policy ng Kalingap, no. Medyo nabutasan talaga dito si Rich pagdating dito sa mga ina-upload niya sa ngayon sa patungkol kay Rachel. Okay lang sana, no, yung para sa akin, opinion ko, okay lang sana, no, na pinuntahan niya si Rachel, kinonfirm niya na kung ikaw nga ba talaga ito o hindi, na nag-order sa akin ng malaking halaga. And kung hindi na niya vlinag, pwede din naman na ina-vlog niya kahit saglit lang, hindi yung ganito na umaabot ng apat na upload na. Pati na yung tatay na Rachel, in-interview na niya. So, sinamantala talaga ni Rach yung pagkakataon na napagpunta doon, yung pagpunta niya kay Rachel, no. So, meron pa siyang, hindi ko alam kung may premiere pa nga yata siya dito, na napansin ko noon. So, nagkaroon ng part 1, part 2,
siguro nabasa na niya ito, yung mga nagbabash sa kanya, no, yung mga netizens na nakapansin sa kanya, kaya medyo nabawas-bawas, napigil. Pero meron siyang upload ngayon 20 hours ago, no? So kahapon lang yung kanyang upload patungkol dito sa kay Rachel at saka sa tatay ni Rachel. So kung ako kay Ritz, no, medyo maging aware sa mga ganito, kung ayaw na mapansin o mapuna o mabash ng mga netizens, no, kasi alam naman natin na mayroong policy, no, pagdating diyan sa kay Rachel na yan at saka kay Ruel. So advice ko sa karamihan diyan na mas maganda iwasan na lang, wag nang mag-vlog sa kay Rachel. So itong pagkakataon na ito, gaya ng aking sabi, nakakuha si Rich ng pagkakataon pagsamantala na ma-vlog ito si si Rachel, no. Sabi nga ng karamihan, para-paraan. Kaya kung ako kay Rich, no, total kilala na rin naman si Rich, tumulong na lang sa mga taong dapat tulungan diyan diyan sa diet, no, dahil alam naman natin na marami. So medyo nahihalin tulad tuloy ito si Rich sa kay Dr. Love, no, meron din akong nakikita na para pati si yung isa rin na charity vlogger na hindi na natin pangalanan. So nag-aano rin, parang sumusuway din sa rules ng Kalingap, no, na vlog mo, upload mo, no. Rachel din, pinuntahan din si Rachel. Kung ako sa isa rin na para makaiwas sa mga ganitong klaseng gulo, kung ako kay Rachel, no, total alam na rin naman niya yung rules ng Kalingap, dapat siya na rin mismo ang umiwas, no. Dapat siya na rin ang magsabi sa mga tao na pupunta na mag-vlog sa kanya na, oops, baka pwedeng wag, kasi bawal, pinagbabawal yan sa Kalingap. So dapat mapaalalahanan, at isa rin siya na maging aware sa mga ganitong sitwasyon, no, na dapat iwas-iwasan para makaiwas tayo ng gulo. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa nangyayaring ito, no, na napuna si Rich na vlog, no, ng mga netizens patungkol sa kanyang pag-upload. Apat na upload na patungkol dito sa kay Rachel at saka sa tatay na Rachel. So maraming salamat mga sangkay, no, sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.